Homesilica, Yorubun, pasensya na ngayon, ilan tayo nakagawa ulit ng video. Masyado lang kasing busy nitong mga nagdaang mga araw at linggo. So ngayon, ating pag-usapan naman kung paano gamitin si Igiso, Hantiso, tsaka si Roboto o Roboto. Ang kaulugan niyan sa English ay from o galing sa o mula sa isang taong nagbigay sa iyo ng isang bagay. Halimbawa, nakatanggap ka ng isang regalo o bagay na nanggaling sa kanya. So sa Korean, kung paano mo sasabihin iyon, paano mo sasabihin in Korean kung kanino nanggaling ang natanggap mong bagay. So meron tayong tatlong klaseng word na ginagamit upang sabihin kung saan galing yung bagay na yun. Pero yung tatlong ito ay may isang meaning lang yan. Pare-pareho lang sila ng kaulugan ng from o galing sa taong yun o sa ano na yun, sa company na yun. So, Igiso, Hantiso, o Roboto, paras lang from yung kanilang kahulugan. So, ano ba ang kanilang pinagkakaiba, mga kaibigan? So, sila ay magkakaiba, depende doon sa paggagamitan natin. Halimbawa, itong si Igiso, mga kaibigan, ay ginagamit ito madalas sa pagsusulat. Sa pagsusulat ito ginagamit. Susulat. Pero madalas, minsan maririnig mo rin siya sa conversation, pero napakabihira kasi madalas lang itong ginagamit sa pagsusulat. Ito naman ay ginagamit naman ito sa conversation o sa pakikipag-usap naman ito. Pakikipag-usap. Si Roboto naman, mga kaibigan, ay ginagamit naman ito pagka halimbawa nakatanggap ka ng isang bagay sa non-person, no? Non-person madalas siyang ginagamit. Halimbawa, nakatanggap ka sa company na inyong pinagtatrabuhan o sa isang establishment o isang foundation, ginagamit din ito pagka ang tinutukoy mong pinanggalingan yan ay yung taong ano, binibigyan mo ng respeto o yung may mas mataas na katungkulan kasi sa'yo, halimbawa galing sa boss mo o sa isang presidente, ganun. Ito yung ginagamit doon. So ito ginagamit sa non-person or government, mga ganun. Ganyan yung halimbawa niyan. Or sa binibigyan mo ng respect person na binibigyan mo ng respeto. So, paano ba siya gamitin, mga kaibigan? So, madali lang naman siya gamitin. Itong Igiso, Hantiso, Roboto ay ina-attach lamang siya doon sa mismong pangalan ng tao ng pinanggalingan o yung taong naibigay sa iyo ay ina-add lang yun doon, dinudugtong lang siya. So magbigay tayo, kaibigan, ng halimbawa halimbawa sabihin kong nakatanggap ako ng regalo galing sa aking tatay. So isulat natin, ako ay nakatanggap ng regalo galing sa aking tatay. Yan. Ako ay nakatanggap ng regalo galing sa aking tatay.
So, halimbawa, ang ano natin dito, ang ating sitwasyon ay actual na pakikipag-usap. Ngayon ay isalin natin siya in Korean gamit ang hantiso. Kasi ito yung ginagamit pagka nakikipag-usap tayo o yung actual na tayo ang nakikipag-conversation in Korean. So, isalin na natin. Halimbawa, yung kausap ko ay ka-label ko lamang. So, salin natin siya. Ito ay ako. So, sa Korea, salin natin siya ay na. Eh, nanen. Ako. So, na ano, partikil natin ay nan. Kasi, ako yung topic. Ako yung topic, kaibigan. Aking tatay. So, na Abuji, sa Korean ng tatay ay Abuji. Tapos, ilagay na natin si Hantiso. So, sabi ko si kanina, kinakabit ito sa mismong pangalan ng tao o doon sa mismong pinanggalingan ng isang bagay na nagbigay sa iyo. So, lagay natin agad si Hantiso. Hantiso. Ang regalo naman sa Korea ay Sunmul. Natin, Sunmul. Ang received naman sa Korea o nakatanggap ay Bada. So, Tagalog kanina na binigay natin na halimbawa ay ako ay nakatanggap ng regalo galing sa aking tatay. So, sinabi natin sa Korean. Sa Korean ay nanon, nai, abuji, hanteso, sunmul, padaso. At may nakalimutan tayong ilagay yung object marker. Ano nawe abuji hantiso sunmul badaso. Ito ang ginamit natin kasi actual tayong nagipag-usap. Pero kung tayo ay sumusulat o sinulatan natin ng isang kaibigan, kwento mo na ikaw ay nakatanggap na regalo galing sa tatay, ang gagamitin na natin dito ay si ibiso. So, aalisin natin yan. Papalitan natin na Igiso. Yan. So, yun yung pinakaiba nila, mga kaibigan. Ito ay ginagamit din naman sa conversation, maririnig mo, pero napakabihira, kaibigan. Ang madalas mong laging maririnig talaga ay si Hantiso. Okay. Maririnig mo rin sa conversation si Oroboto pag yung taong tinutukoy niya na nagbigay sa kanya ay yung binibigay niya ng respeto o galing sa company. So, magbigay tayo ng halimbawa gamit naman ito si Oroboto o Roboto. So, halimbawa, sabihin kong nakatanggap ako ng pera galing sa DSWD o yung tinatawag nating SAP. SAP, yung social assistant na tawag. So, lagay natin dito ang Tagalog muna niya. Okay. Nakatanggap ako ng pera. Galing sa DSWD. So, dito, ang pinagmulan ng pera na natanggap niya o natanggap natin ay galing sa DSWD. So, isa itong government agency. So, ang gagamitin natin sa kanya dahil hindi naman ito person o hindi siya tao, ang gagamitin natin dito ay
yung puro buto. Kasi sabi ko nga kanina, ginagamit ito sa non-person, tulad ng government o isang asosyasyon o isang ahensya, no? Or sa isang taong binibigyan mo ng respeto. So, since ito ay non-person, yung ano natin, binigay tingali yung baba ngayon, ang gamitin natin na ay si Oroboto. So, isalin na natin siya sa Korean. So, ngayon, kanina ang form natin ay ang kausap ay kalibel lang natin o mas bata sa atin. So, ngayon naman, ang sitwasyon naman ay ang kausap natin ay mas matanda naman sa atin. So, sabihin, kailangan ay formal na, formal yung gagamitin natin mga word. So, salin na natin. Ang topic na naman dito ay ako. So, lagay natin. Kanina ay nanan. Ngayon ay Junun naman. Junun, ano ba yung object natin dito? So, yung pera. Okay. Ito ang lagay natin dito. Since ito yung object natin dito, lalagyan natin siya ng article. Yan. Journal, journal. Tapos, lagay na natin yung PSWD. PSWD. Ngayon, sabi ko kanina, pagkatapos ng pinanggalingan ng isang bagay na iyong natanggap, agad na natin idudugtong si Igisuhantiso. So, gamitin na natin si Oroboto rito dahil ito nga ay isang ahensya o hindi siya tao. So, lagay natin dito ay Roboto. Tapos, yung receipt sa Korea o nakatanggap ka ay bata sa ano natin but the sumita lagay natin kasi formal tayo, formal form tayo ngayon sa pag-ibag-usap. So, ito ang binigay natin kalimbawa, nakatanggap ako ng pera galing sa DSWD. Sa Korea, nang sinaring natin siya gamit ang Roboto ay tune to the DSWD Roboto Bada Simida. So, ganun lang kaibigan kadali gumamit ng Igiso, Hantiso o Roboto. At tatandaan lang natin lagi, si Igiso ay ginagamit sa madala sa pagsulat, si Hantiso naman sa pakikipag-usap, si Roboto naman ay ginagamit pagka tinutukoy natin ay yung binibigyan natin ng respeto ng tao o sa isang ahensya o sa hindi tao, no, company, mga ganun. So ngayon mga kaibigan, kung naiintindihan natin ang ating tinalakay ngayon, ako ay magbibigay sa inyo ng isang pagsusulit upang ma-adapt natin ano yung pinag-aralan natin ngayon, kung meron ba talaga tayong natutunan. At the same time, nalalaman din natin kung gaano tayo kabilis sa nahahasa natin yung ating sarili, kung gaano tayo kabilis magsulat. So, burahin ko muna ito, ha. Okay, burahin natin para wala kayong kutigo, hindi kayo makakopya. So, babasihan natin ngayon ang inyong sariling pangunawa kung kayo ba ay may natutunan. Okay. So, ang ibibigay nating exam ay madali lang naman, mga kaibigan. So, sabihin na natin, natuto ako ng wikang Korean mula kay Ginoong Robin. So, sulat natin. Ito yung inyong sasagutan. Natuto ako
ng wikang Koreano. Kay Ginoong Robin. Okay, yan. So, madali lamang yan, kaibigan. Ang gagamitin nyo dyan ay si Egeso, Hanteso, o si Oro Boto. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 8 segundo, ha, kaibigan, upang sagutin yan. Sabi nyo sa wikang Korean. Kung hindi nyo kaya sagutin sa loob ng 8 segundo, ay maaari nyo i-post ang video ito after nyo sagutin at saka nyo i-play ulit para makita natin kung tama ba ang inyong pagkakasali. So, maaari nyo nang simulan. So, mga kaibigan, tapos na yung binigay natin 8 segundo. So, sagutin na natin ito, mga kaibigan. So, natuto ako ng wikang Koreano kay Ginoong Robin. So, ang topic na naman dito, yung subject ay ako. At ako ay natuto ng wikang Koreano kay Ginoong Robin. So, isali natin siya. Ang ako sa Korean ay Chunun. Tapos, sino pinag-usapan natin? Si Robin. No? Sa kanya ako natuto. So, ilagay na natin Robin. Dahil merong Ginoo, ano bang Ginoo sa Korea? Ang Ginoo sa Korea, di ba, ay Chi. Maaari rin naman Nim. Okay. So, gamit lang natin dito ay Chi. Yan. Tapos, ilagay na natin si Han Tae-so. Kasi ikaw ay nahihipag-usap. So, tapos yung wikang Korean. Ngayon natin dito, ano ba ang wikang Korean? Sa Korean ay Hangugu. Tapos ang natuto, diba, ay Pyoda. So, iyan na natin siya, i-conjugate na natin siya. Ayan siya. Yo. So, yo. Okay. Or pwede rin naman il wo sumnida. Sumnida. Ayan. Ito yung Tagalog na binili natin na sulit. Natuto ako ng wikang Koreano kay Ginoong Robin. Sa Korean, Chunung, Robin Chi, Han Tae-so, Hangugu, Biwo Soyo, or Biwo Sumida. So, ganun lamang kaibigan, kadaling gamitin. So, sana may natutunan kayo. At kung hindi pa kayo napag-subscribe mga kaibigan, bilang suporta, ay paki-subscribe po ng ating channel para madali po siyang ma-search ng mga APS na nag-aaral yung mga baguan pa lamang para mabilis na mabas sa kanilang timeline ng kanilang YouTube yung mga ganitong video. So, sana may natutunan mo kayo mga kaibigan. Maraming salamat.